Welcome to Grandma's Love. Magluluto po tayo ngayon ng sinigang na baka. Isa sa mga paborito ng aking pamilya, ang sinigang recipe kahit na po ano, isda, baboy, manok, baka, basta po sinigang, paborito po nila yan. So anyway, pinalambot ko na po ang baka. Ito po ay laman ng baka. Ito kasi ang binili ng aking anak. Pinalambot ko na po ito ng 2 hours. Hindi po ako gumamit ng pressure cooker. Kali dito ko lang po siya pinalambot sa kaserola. Anyway, ngayon ilalagay na po natin ang mga gulay. Inuna ko na po yung sibuyas, kamatis at radish. And then, pakuluin po natin ng mga 1 minute para po lumambot ng konti yung radish. And then, kapag po kumulo na siya, ilagay naman po natin yung okra at pechay. Medyo hindi po kompleto ang aking mga gulay. Tipid-tipid po muna sa mga sa gulay sa pangsahugba. Kaya okra at pechay at radish lang po ang aking inilagay sa sinigang na baka. Hindi po kasi nakabili ng iba pang panghalong gulay. Pero pwede na po yan. Hindi naman po kailangan kumpletohin dahil kami lang naman din po ang kakain ito. Marami na po yan para sa amin. And then ngayon naman po nilagay ko na yung tamarind powder or yung pangsigang. Hayaan po natin kumulo hanggang sa matunaw yung tamarind powder. So this time, ilagay ko na po yung sili. Luto na po ito, ready na po ito para i-serve. Ganun lang po kabilis maluto ang aking sinigang na baka dahil na-pre-cook ko na po yung baka. So sana po nagustuhan niya ang video na to. And wag po kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Marami pong salamat sa mga nagsusubscribe. I love you all. Thank you for watching. See you again on my next video. Bye. God bless everyone.